Magandang araw, kaibigan. Meron po nga tayong re-repair dito na AC adapter. Pwede rin gawing charger. Kaso ang input voltage niya ay 110. 110 volts AC. 35 watts, 60 hertz. Ang output po niya ay DC 13.5, 1.8 ampere. I-rewind po natin yung transformer niya. Gagawin natin siyang 230 volts AC ang input. Dahil wala naman po tayong 110 na outlet dito sa Pilipinas. Galing po ata ito ng labas. O, galing siya ng Malaysia. Bali charger po daw ito ng laruan ng bata. Igagawin po natin siyang 220. Ito po yung loob ng mismong adapter. Rectified na po siya. May mga diode, tsaka isang capacitor at fuse. Pero sa input, wala po siyang wala po siyang protection. Pag naisaksak sa 220, maaaring masunog. Tatry natin palitan yung winding ng primary. Kakalasin po natin yung transformer para makita natin kung anong number of ng magnet wire na ginamit sa primary. Tanggal na po natin yung board ng power supply, rectifier na section niya. Nakalas na po natin. Ito po yung primary at ito po yung secondary. Kung mapapansin nyo yung winding window, yung winding window nya, yun yung pinapasukan ng magnet wire. Medyo maluwag pa. Possible na palitan natin tong laki ng magnet wire na nakalagay sa kanya. Para po mapalitan natin ng primary itong transformer na to, kailangan po nating kalasin itong mismong bakal at tanggalin po natin itong EI core na to. Kalasin natin isa-isa hanggang sa makuha po mismo natin itong plastic. Medyo matigas po kasi binabad sa electrical varnish.
yan ang pong gagawin paunti-unti hanggang sa matanggal natin isa-isa yung mga sheet na to. Yan, nakalas na po natin yung mga plates ng EI core ng transformer na to. Ngayon, ang primary po dito sa dalawa na to, ito pong isang to. Ito yung primary. At ito naman po yung secondary. Sa secondary, medyo maluwag pa yung ano niya, yung paglalagyan ng coil. Kaya maaari medyo lalakihan natin ng konti itong magnet wire na naka-install sa kanya. Papalitan na rin natin. Yung sumakto lang siya doon sa ano niya, winding window. Tapos ito pong primary, titingnan natin kung anong size ng magnet wire ang ginamit. Papalitan po natin na mas maliit, tapos dodoblihin natin yung turn nya. Kung halimbawa ang turn nito ay umabot ng, palagay na natin na halimbawa lang umabot ng 500, gagawin natin ng 1000 turn ang primary coil. Check po natin mamaya, kakalasin natin itong tape na to kung ilang anong gauge ng wire ang ginamit.
bago po nyo kalasin, ganimbawa kayo magkakalas ng ganyan, bago nyo kalasin, bibilangin nyo po yung turn ng coil, yung ikot, bago po nyo anhin, bago nyo po tuluyang kalasin. Kada ikot, bibilangin nyo po kung ilang turn yun, para hindi na tayo magko-compute. Balatan po muna natin. Yung kung mga kinakalas po natin, meron po siyang fuse. Nilagyan siya ng fuse. Okay lang ampere ito. Tanggalin po muna natin itong kaha. Nakakalas na po natin yung primary at saka secondary nitong transformer na i-convert natin sa 230 volts AC input. Ngayon, base dun sa ang size po ng primary winding, ito po yon. Nilikom ko na at parang hindi sabog-sabog. Ang size po nito base po dito sa wire gauge ko ay number 28 gauge yung ano niya, yung primary. Nung nakalas ko po ito, actual na bilang ay 539 turns nagkasya po dito sa primary. At yung secondary wire naman, ito po yun, ay number 19 po siya. Kaya napapansin nyo kanina, medyo maluwag siya. 539 turns po itong primary. Gagawin po natin 230. Siguro abutin to ng 1000 plus na turn. Ngayon, gumawa po ako ng computation kung tama ba yung pagkaka turn niya dito nung original pa siya tsaka itong primary. Sinubukan ko po siyang computein gamit yung formula ng transformer. Ito po siya. Yung AC, ibig sabihin noon, area of core. Yung area of core, paano kukuhanin? Yung center leg po ng E-core, yung pusukat niyan, yan po yung kukuhanin nyo. Kung may nahihirapan kayong kuhanin sa inches, kasi inches po yung ginagamit dito, i-convert nyo na lang po sa Google po, may conversion na ano kasama. Yan po, bali ang center leg niya po, itong gitna ay 0.866 inches plus yung thickness o tinatawag nila stack o yung haba ng ano lapad ng transformer. Ito po paglalagay ng bakal ay 1.26 inches. Ita times niya po yun, yun po yung tinatawag na area of core itong AC. Yan po yung simula ng computation ng pagkuha ng transformer. Ngayon, doon po tayo sa power. Paano natin malalaman ang power ng transformer na to? Sa power naman, AC squared times sa 25. Yung 25 po yung constant sa pagkuha ng power ng isang transformer. Ayan po. Yung pong core area, ita times mo sa itself. 1.091 times 1.091 equals nyo po, tapos i-times nyo po sa 25. Ang lalabas po nyan, yung pong wattage ng transformer, ng core, yung bakal. 29.76 watts ang kaya niyang i-handle na wattage.
Ngayon, sa ano naman po tayo, sa current. Ang ibig sabihin po ng I current. Yung P ay power. Tapos yung IP ang ibig sabihin, current primary. Yung IS naman ang ibig sabihin ay current secondary. Paano magpagkuha ng current ng isang transformer? Power divided by sa yung E, yung po yung volts, input voltage. So yung tinatawag EP, input voltage o primary voltage. Yung pong wattage, ito po yung watts, 29.76, i-divide nyo po dun sa 110 na supply niya kanina nung hindi pa siya nakakalas. 110 volts is equals to 0.27 ampere primary. Ito po yun, 0.27 ampere. Nung tinignan ko po sa wire gauge chart ay number 28, which is tama naman po dun sa gauge na ginamit natin. Number 28 po siya. Nung tinignan natin yung ampere niya, yung mismong 0.27, number 28 po siya. Kaya tama yung wire gauge na nakalagay doon sa primary niya. Doon naman po tayo sa secondary. IS, ibig sabihin, ampere secondary. Paano kuhanin yung ampere ng secondary? Power divided by sa secondary voltage. Yung ES, secondary voltage po yan. Ganon din po mangyayari nun. Yung power, 29.76, i-divide nyo po dun sa output ng transformer o yung secondary winding, 12 volts. Is equals to 2.48 ampere secondary. Nang tinignan ko po sa chart ng ang gauge na to ay number 18. Pero yung nasukat po natin ay number 19. Kung napapansin nyo po kanina na yung Y winding window, kung mismo yung itong gilid na to ng bobbin ay maluwag pa doon sa number na nakalagay sa kanya na number 18. Pero nung kinompute po natin na 2.48 ampere ang lumabas po doon sa wire gauge chart ay number 18. I-check po natin mamaya kung papasok dito yung number 18 na turn, kung ilan turn yung makikita natin mamaya sa computation. Doon naman po tayo sa turn per volt. Yung turn per volt, paano kuhanin? Ibig sabihin ng turn per volt, yun po yung kada isang ikot. Halimbawa, sa primary, limang ikot sa primary equal to doon sa secondary. Ngayon, ito na po yung computation niya. Pagkuha ng turn per volt. 6.25 constant po ginagamit. Depende po sa ano, depende po sa klase ng bakal ng transformer. Meron pong gumagamit ng 7, meron 6. Kadalasan po ay 6.25 divided by sa area of core. Ito pong nasa taas, area of core. Ayan, 6.25 divided by sa area ng core. Ito na po yun, 6.25 divide dun sa area of core na 1.091 is equals to 5.73 turn per volt. Yan na po yung magiging turn per volt nyo. Next, paano naman po yung TP, yung tinatawag TP, turn primary. Ibig sabihin, ilang ikot yung primary na pwedeng ilagay dito base dito sa 110 na input supply. EP, ibig sabihin, input primary times mo sa turn per volt. 110 times mo sa 5.73 yung turn per volt po natin is equals to 630.3 turn per volt. So yun na nakita po natin dito kanina sa ginamit niya, no, actual na bilang nung pagtanggal ko ay 539 turns.
Next naman po, dun sa TS. Ibig sabihin nung TS, torn secondary. Paano po kuhanin ang torn secondary? ES times mo sa torn per volt. Yung ES po, ito po yung secondary voltage. Yung ES, secondary voltage. Yan. Ang formula po niyan, yan po. 12, kung ilan po yung output o secondary voltage na times sa torn per volt. 5.73 is equals to 68.76 sa actual na bilang po ng secondary ay 64 turn sa actual po nito, actual po na bilang nito nung kinalas ko po siya dito sa bobbin, 64 turn lang po. Itatry po natin na isolve ng compute natin para naman sa 230 volts. Pakita ko po sa inyo. Try naman po natin yung computation para dun sa 230 volts AC na input. Pares din po yan sa umpisa kung paano kukuhanin yung area of core. Yung point A, point 6866, yan po yung center leg. Center leg nung E-core. Inches po yung ang ginamit natin, hindi centimeter. Yung pong 1.26 na nakalagay dyan, yan po yung butas. Ito pong thickness. Yan pong dami nung E-core. E-core, yan po yung dami noon. Yan po yan. 1.26. Kung sa CM nyo po titingnan, pwede nyo na naman po i-convert sa, meron po conversion sa Google, doon na lang po kayo mag-convert. The next po, yung pagkuha naman ng power. Yung P is equals to power. AC squared times 25. Yung 25, yan po yung constant na ginagamit sa pagkuha ng power ng isang transformer. Marami pong ano, marami pong computation, maraming formula ang ginagamit sa paggawa ng transformer. Ayun po ay nakabase mismo o lagi mis nakalagi nakabase sa klase ng bakal na gagamitin. Iba-iba pong marami pong formula niyan. Nagkalat po ang mga formula na 'yan. Ito pong ginagamit ko ay matagal ko nang ginagamit na formula. So far ayos naman po yung mga transformer. Balik po tayo sa ano, computation. Yung power is equals to area of core. Yung area of core natin yung 1.091 AC. Ito times po natin sa 25. At lalabas po niyan 1.091 times 1.091 equals 1.1 times 25 equals to 29.76 watts. Yan po yung wattage. And next naman po na kukunin natin yung ampere, current ng primary. Ang computation po niya, ang power divided by dun sa input power ng primary. Ang power niya ay 29.76 watts. I-divide natin sa input power, gagawin natin 230 volts. 230 volts is equals to 29.76 divide mo sa 230 volts is equals to 1.29. Yan po yan, 0.129. Next, yung input ampere yan, ampere primary. Next naman po yung
input secondary ampere IS. Pagkuha naman po niyan ay power, ganun din po yung sa ibabaw, power over secondary voltage ES. 29.76 i-divide natin sa 12. 12 yung kailangan natin na voltahe. So equals to 29.76 divide sa 12 is equals to 2.48 ampere secondary. Yan po yung amperahe. Diyan po tayo magbabase sa bilang po nung gauge ng wire. Doon naman po tayo sa ano, sa turn per volt. Turn per volt equals to 6.25, constant po yan, divide mo sa AC. Yung AC, yun po yung area of core. Yun po yun sa taas, area of core. Next, 6.25 divide natin sa 1.091. 6.25 divide sa 1.091 is equals to 5.73 turn per volt. Ang kada ikot mo 1 volt, yun na po yan. Kada isang ikot 5.73 volts. The next naman po yung turn primary. Ang ano po niyan, ang formula po niyan, EP, yung pong voltage ng primary, ita times mo sa turn per volt. Ito siya. 230, ita times natin sa 5.73 equals to 1,317.9 turn primary. Next naman po yung TS, yung turn secondary. ES times mo sa TB, 12 volts yung po yung secondary natin, times mo sa 5.73. 12 times is a 5.73 turn per volt equals to 68.76 turn secondary. 68 turn po yan lahat, secondary. Ito, try po natin tong formula na to kung papasok yung computation natin dito sa bobbin. Yung pong 1.29 ampere ay number 30 na magnet wire. At yung pong 2.48 ay number 18 na magnet wire. Tatry po natin yung formula na yan kung papasok dito sa gagawin natin na 230 input na 12 volts output. Yan, gagamit po tayo ng number 30 na enameled wire, na magnet wire doon sa primary. Yan po, 0-0 siya ngayon. So, try natin kung magkakasya ba yung 1,318 turns na winding dito sa core na to, or dito sa bobbin na to. Check natin.
Ayan po, tapos na natin na i-rewind yung primary using number 30 wire, magnet wire. Ayan po yung bilang niya, 1318. Yung pong sa computation natin, yung turn primary ay 1317.9. Ginawa na po natin na 18. Tapos siya. Ayan po, natapos na natin yung primary coil ng primary ng transformer. Ang mapapansin nyo po, medyo lumabas ng konti yung coil, pero magagawa pa po ng paraan niyan, ididiin-diin lang ng kaunti. Pag nakita niyo pong wala nang lumabas, ay okay na po yan. Babalutan po natin ng, wala po kasi akong tape na ginagamit sa transformer, masking tape na lang. Yan naman po lagi kong ginagamit pag sa transformer. Wala po kasi akong tape na plastic yung masking. Mamaya na natin lalagyan ng connection. Po, naibalot na natin yung primary. Wala naman pong problema kung lumabas siya dito sa side, dahil mayroon pa po siyang ano nito, may papasukan pa siya na isa na plastic, kaya safety siya pag inano yung nilagay yung bakal, hindi kayo kakaroon ng problema. Kaya pa siya maipasok dyan kahit dito sa kabila. Safety siya, ibig sabihin. Ganyan mangyayari niyan. Next naman po, ang gagawin natin ay yun sa secondary. Hanap po tayo ng magnet wire na number 18 para magawa na natin. Tapos na rin po natin yung secondary winding na 68.76 turn. Ginawa ko na po yung 69. Yan na po siya ngayon. Pag ititingnan nyo po doon sa ano, sa gilid niya, halos dikit na siya. Hindi na yung kagaya nung kanina, no, maluwag pa. Itatry po natin na i-ano siya ngayon, ikabit. Ibabalik din po natin tong fuse dito sa winding ng primary para may protection din tong ginawa natin. Simulan na po natin ilagay yung EI core dito sa ginawa nating winding ng transformer. Ang discard ko pong ginawa dala-dalawa. Pwede naman pong isa-isa, pero ginawa ko po ay dala-dalawa ang salpak. Una pong isasalpak ay itong E. So, ihuli po natin yung I. Medyo lumobo po yung konti yung bobby natin, kaya ipipilit na natin ang pagkabit. Pansin nyo, lobo, buntis.
Dala-dalawa po ang lagay ko para medyo mabilis yung proseso. After na mailagay ito, i-check natin yung may ano ba, may resistance yung primary at yung secondary. Medyo masikip. Yan na, ilagay na po natin yung mga E-core. Ang next naman ay yung mga I-core. Ito yung mayroon pang buta sa gitna yan. Medyo masikip siya. I-core naman. Dalawa din ang lagay.
na ikabit na po natin lahat yung EI core. Ngayon ang gagawin po sa loob nito ay papaluin po natin ng martilyo paikot para po magpantay-pantay yung pagkakalagay ng EI core. Papantayin lang po natin yung ano, yung mga core na yan, yung plate, para neat naman tingnan. Next na step naman po na gagawin natin, okay na po yung transformer na assemble na natin. Titingnan po natin yung resistance ng primary at yung resistance ng secondary. Dapat po may ano yan, may resistance yung primary. Ayan, 108 ohms. Dapat po walang ano yan, walang connection sa bakal. Kung may ano po sa bakal yan, may sabit po sa bakal, obligado po kayong ulitin yung primary. Kung may sabit sa bakal, ito po wala. Next naman po yung secondary. May 2 ohms po, continuity. Check din natin kung may sabit sa bakal. Wala rin po. Okay na tayo sa resistance. Ang isusunod po natin, ipapower up na po natin si transformer using ng series bulb. Kung hindi po kayo sure doon sa gagawin nyo o ginawa nyo, gamit po kayo ng series bulb. Ito po yung protection kung may problema yung transformer na ginawa nyo. Try natin. Pong ilaw si series bulb natin, ibig sabihin ayos po yung winding, tamang-tama. Check natin kung iilaw po siya. Yun. Pag pinagsishort po yung secondary, ibig sabihin good yung transformer natin. Kuha natin ang voltage. Check natin yung boltahe. Sa range po tayo ng 20 volts. Ay, DC pala yun, sorry. AC 200 volts. Yan po yung output ng secondary, output voltage ng secondary, 12.3. Okay na po. Itatry natin ngayon idirekta sa AC outlet na hindi dadaan dito sa series bulb. Kung anong anong voltahe ang makukuha niya. Yan po, isaksak na natin sa diretso sa 230 volts na AC outlet itong transformer na ginawa natin. Ayan, nakasaksak na po yan. Check natin yung input ng transformer. Ayan, paano nakikita nyo, 227 volts yung primary at yung secondary nya ay 12 volts. Okay na po yung transformer natin, na i-convert na natin sa 230 volts AC. Hindi na po siya 110. Yung binigay ko po sa inyong diagram, computation kanina, ito po yung matagal ko na siyang ginagamit.
itong computation na yan. Nakuha ko rin po yan sa isang kasamahan sa ganitong klaseng ano, industriya, pag-repair. Yan po yung ginagamit kong madalas na formula para sa paggawa ng mga transformer. Doon po sa secondary winding nito, kaya hindi ko na pinakita sa counter dahil pag po sa counter natin inano, inirewind, medyo maluwag po yung pagkakalatag ng wire niya sa bobbin. Ang ginagawa ko po dyan, minamano-mano ko po na ikot. Bibilangin po ng mano-mano para lumatag kasi medyo mataba na po yung wire niya. Hindi kagaya doon sa primary, maliit lang kaya pwede natin gamitin doon sa rewinding machine. Kakabit po natin doon sa rectifier niya para makita natin kung ilan na yung output voltage nitong transformer na to. Yan po, na ikabit na natin sa kaha si transformer at yung rectifier board niya. Ayan, try natin isaksak kung ilang voltahe ng DC yung ma-re-reach niya. Yung gitna po niya ay yung positive. Tapos yung ground po yung labas. 15.22 BDC, volts DC, direct current. Paano po na achieve yung ganyan? Paano siya na ano, paano siya na lumabas yung ganyan? Samantalang 12 volts lang yung output ng secondary transformer natin. Secondary ng transformer. Ganito po siya. Yung 12 volts po, 12 volts na output ng secondary, 12 volts ita times natin sa 1.4141 equals 16.96 or 17 minus 2 volts dahil kakain po yung mag-consume po ng 2 volts yung rectifier at saka yung capacitor. Kaya naging 15 volts, almost 15 volts po yung lumabas. Ayan po siya. Hindi na po siya 110, 230 ang input na po niya, yung sa primary. Okay na po, sana po may napulot po kayong kaalaman tungkol sa pag-rewind ng transformer. Susunod po yung malalaki naman ulit yung malalaking transformer yung gagawin natin. Ito pong transformer na to, pwede nang itong adapter na to, pwede na po pan-charge ng mga battery ng motor. Or kahit mga siguro yung 12 volts po kasi gamitin niyan kahit saan. Pwede niyo pong gamitin niyan. So, maraming salamat po sa panonood, sa susunod po ulit ng mga video.